Dear Kuya JBR. Dear Kuya JBR. News and politics. Showbiz news, true to life story. Only here at JBR TV. Subscribe. Dear Kuya JBR. Good morning, good afternoon, good evening sa inyong lahat dyan guys, worldwide, nationwide, Luzon, Visayas, Mindanao. Welcome here at JVR TV. Parang kailan lang nasa part 14 na tayo sa karanasan ni Dudong sa kanyang among Russian. Pero bago na tayo mag-umpisa, lalo na kung bago ka pa lang sa akin channel, huwag mo naman sanang kalimutan i-subscribe ang JVR TV. At i-hit mo na rin yung notification bell para lagi kang updated sa aking mga video. At syempre, shout out sa lahat nating mga kapatid na OF Pilipinong OFW at emigrant san mang sulok sa mundo. Mabuhay kayo! Shout out sa lahat ng mga nanonood ngayon at saka sa manonood pa sa JBR TV. Sa gabing yun, hindi na namin napigilan ang init na naramdaman namin sa isa't isa, Kuya JBR. Umaasa ako na sana huwag na itong lumipas pa na wala man lang mahalagang bagay na namagitan sa amin. Muli ko na itong naranasan ng ganito nung sa aking panaginip. Pero ngayon, sinigurado ko na hindi na ito panaginip pa. Kahit nakaramdam ako ng kirot sa sugat ng aking balikat, hindi ko na ito inintindi. Napag-isip-isip ko rin sa aking sarili na ito na ang siyang pinakamagandang pagkakataon upang maipadama ko sa kanya kung gaano ko talaga siya lubos na minamahal. Walang pag-alinlangan na binigyan namin ng kahalagahan ang aming naramdaman sa isa't isa. Buong tamis naming pinagsaluhan ang init ng pag-ibig sa buong magdamag. Ang mga nagbabagang halik, nagkakakiliti ang bulungan at mga walang kasing higpit na ganti ng mga yakap. Habang pinagmasdan ko siya Kuya JBR, hindi na siya nakapagsalita pa. Panay-ungol at halinghing na lang ang aking naririnig. Habang ginagawa ko ang kakaibang estilo na makapagpaligaya sa kanya ng husto, ang diskarteng Pinoy na ngayon lang niya mararanasan. Pero kinabahan ako ng kaunti Kuya JBR dahil nang pinagmasdan ko ang kanyang mukha, abang ako'y nakasisid sa kanyang estero. Dahil wala na akong makitang itim sa kanyang mga mata, puminto muna ako sandali at aking pinapakiramdaman at tumigil muna ako sa pagsisid ng estero. Paya-paya pa, tumingin siya sa akin at sinabing, "Why you stop?" Kaya itinuloy ko ang gawain bilang manininisid. Umaasa na makakuha ng mamahaling perlas sa ilalim kahit mamantika at malagkit na humalo sa tubig na dumaloy sa kanal ng estero. Habang sinisisid ko ito upang makasiguro na hindi na siya makapagsabing don't stop, at sinabay ko na ang dalawang matigas na pakwan na naghihintay lang ng pansin. Kaya habang nakasisid ako sa estero, sinabay ko na ang dalawang mapupulang pakwan na naghihintay lang ng aking mga kamay. Wala pang tatlong minuto, dumaloy na ang tubig na dahan-dahan sa kanyang estero na aking nilinis. Upang mas lalo pa itong lumakas ang daloy ng tubig, tinuloy-tuloy ko pa ang aking pagsisit. Maya-maya pa hinila niya ang ulo ko at bumulong na iba ka talaga
tudong. Upang mas lalong lumakas ang daloy ng tubig sa kanyang istero, Kuya JBR, umakyat na ako at tinusok ko ng tarugo ang masikip na kanal ng istero. Dahil matagal na hindi na rin ito nalinisan, pero pilit ko pa rin itinuloy ang pagtusok ng dahan-dahan. Sumigaw ng malakas ang boss ko, pero hindi na niya mapigilan ang napakatigas na tarugo na tumagos sa masikip niyang kanal ng aking boss. At sabi halik sa kanyang labi, hinawakan niya ang ulo ko at pumulong uli na the Filipino squid. At maya-maya pa, natanggal na ang lahat na nakapara sa kanal at bumulwak na ang malakas na daloy ng tubig mula sa masikip na kanal ng aking boss. Walang kasing sarap na ligaya ang aming nadarama sa isa't isa, Kuya JBR. Hanggat sa kapwa kami napagod at unti-unting iginupo ng antok at tuluyang nakatulog ng mahimbing. Pag alas 8 na ng umaga ako nagising, Kuya, maimbing ang tulog ko kasi nga napagsaluhan namin ang tamis ng pag-ibig kagabi. Pero pansin ko na wala na sa tabi ang aking boss. Tumayo na ako at lumabas sa kwarto at tinahanap ko siya. Nakita ko siya sa may kusina at naghahanda pala ng almusal namin. Gusto ko sana siyang tulungan, pero sinabi niya sa akin na siya na daw ang gagawa. May sugat daw ako at kailangan daw makakain ako para makainom ng gamot. Umupo na lang ako, Kuya, at pinagmasdan ko siya habang nagluluto. At nakapagsabi ako sa sarili ko na di kaya ako nanaginip. Wala ka na talagang hahanapin pa sa babaeng ito. Naalala ko tuloy ang kasabihan na pagswerte sa negosyo ang babae ay malas naman ito sa pag-ibig. Ano kaya ang kahinatnan nitong pag-ibig naming dalawa? Kagaya na nangyari sa dati niyang boyfriend. Baka may nangyari din sa akin na masama, Kuya JBR. Iba magmahal ang mga Russian, Kuya JBR. Hindi ko akalain na ganyan pala siya mag-asikaso sa akin. Siya na nga ang mayaman at boss ko pa. Siya ang nag-asikaso sa akin ang gusto. Inaghandaan ako ng almusal. At diyan na din ang gamot. Nakahanda na sa mesa. Halos hindi na niya ako pakikilusin, lalo na sa mga gawaing bahay, kagaya ng pagluluto. Siya na rin ang mag-asikaso nito para sa aming dalawa. Akala ko noon, gawin lang akong alipin pag naging kami na. Mali pala ang iniisip ko sa kanya, Kuya JBR. At lalo pa niya akong pinahanga. Nakahanda na sa lamesa para sa aming dalawa ang almusal at napag-usapan namin ang nangyari kagabi. At ngumiti lang siya
tinanong ko siya kung masaya ba siya. Sumagot naman siya sa akin, Kuya GBR, na walang katumbas ang lang kaligayahan na nadarama niya. At pagkatapos nga namin nag-almusal, inainom na niya ako ng gamot. Ako na sana ang magligpit ng mga pinagkainan namin at hugasan ko na ito. At biglang ilang ganti na rin sa kanya, siya ang nagluto. Pinigilan niya ako at sinabi na wag na akong gagawa nito. Mamaya-maya pa, umupo muna kami sa sala upang pag-usapan ang dapat gawin sa araw na ito. Dahil kailangan namin puntahan ang tindahan niyang fitness supply para formal nang sampahan ng kaso ang nagman-manage nito at mga kasama. Itong araw na pag-usapan ng kanyang abogado kasama ang mga pulis. Antay na lang daw namin ang tawag ng abogado at maya-maya pa tumawag na sa kanya. At umalis na kami patungo sa police station kasama ang kanyang abogado. Sabay na kaming pumunta sa kanyang fitness supply sa kabilang bayan. Diretso na kaming pumasok ng mga abogado at pulis sa loob ng office. Pero hindi na pala bumalik ang nagmamanage nito mula nang nabisto na kanyang ginagawa. Kasama pa ang dalawa nitong kakampi. Kwento pa ng isang tauhan doon, mabilis daw itong tumakas pagkatapos ng pangyayari kahapon. Mabilis namin pinuntahan ang lugar na titirahan nito, pero hindi na namin abutan. Kwento na lang ng kapitbahay niya na madaling araw pa daw itong nagmamadaling umalis. Dala na rin ng mga pulis ang lahat ng mga dokumento, ang record ng taong ito. Kaya sila na ang bahalang maghanap sa mga ito. Kaya umuwi na kami at sunod naming pinuntahan ang kanyang gym. Kung saan doon ako nagtatrabaho, kuya. Nagkita-kita kami sa aking mga kasamahan dati na mga Filipino din. Nagulat sila bakit hindi na daw ako pumasok sa loob ng ilang linggo. Tinatanong nila ako kung ano ba ang nangyari sa akin. Hindi ko naman alam na nilihim pala ito ni Boss, kaya Kuya GBR, blind silang lahat tungkol sa akin. Sinabi ko na lang sa kanila na may hindi magandang nangyayari sa akin. Baka ayaw ni Boss na malaman. Hindi naman nila nakita na ako ang nag-drive sa kotse ni Boss dahil na sa loob sila ng gym. Kinumusta din ako ng mga dati kong estudyante. Kung lumipat na ba daw ako ng trabaho, sinagot ko naman sila na dito pa rin ako nagtatrabaho. Matagal daw nila akong hindi nakita. Tinanong nila ako ng aking mga estudyante. Sinagot ko na lang sila na nabisi ako at may ibang ginagawa. Hindi ko sinabi sa kanila ang totoo, Kuya GBR. Blind silang lahat sa totoong pangyayari dahil ayokong sa akin manggaling ang totoong relasyon namin ni Boss o baka ayaw niya. Alam mo naman, kuya, minsan ang ugali ng Pinoy. Hindi naman lahat na mga kababayan natin may ugali na crab mentality. Pilit kang hahanapan ng butas upang hilain pababa. Imbis na magtulungan ang mga magkababayan, pagsisiraan pa. Pero hindi naman lahat ng mga Pilipino. Marami pa din kababayan natin na natutuwa at masaya sa narating ng kanyang kababayan. Pero maya-maya pa, kuya, tinuwagan na ako ni Boss at pinapapunta ako sa loob ng opisina niya. Nung pumasok na ako, kuya, bigla na niyang sinabi sa akin na may tatlong lalaki daw
na naghanap sa kanya. At abangan ang part 15 sa totoong kwento sa buhay ni Dudong. Pero bago tayo magtapos, huwag niyo man sanang kalimutan na i-subscribe ang JVR TV. At narito na ang ating mga shoutout. Kay Junior Cadilina, kay Art Ace, kay Eduardo Mendez, kay Luz Dinay of Australia, kay Bo Solo, kay Jay Domingo, kay Diomedes Perez, kay Garson Cartasiano, kay Gary Larkel, kay G.R. Katips Musang of Dinagat Island, kay Barry Isberba Crusaders, Alice Blug 5 JVR member, Paul Shuson, kay Jubilin Ipili of Bukawi, Bulacan, kay Nicholas TV of Cebu, kay DJ Joria, Nicholas Lusano, and of course kay Richard Sobrio of Davao City. Big love shout out sa inyong lahat at maraming salamat sa walang sawang suporta sa JVR TV.